So wala siyang may labas na 5 volts. So hanggang ano lang siya? 2.0.2. Wala na siyang 1 volt. So hindi naglalabas to ng 5 volts. Ang hotel natin dito ay magandang araw sa inyo mga ka-e-bike. At ito may bago akong ayusin ngayon. May bago akong check upin. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-check up ng e-bike. What if ang e-bike nyo ay bigla na lang hindi gumana? Ito no, hindi ko pa ito nagagalaw. Inangat ko lang, tinignan ko lang kung nakalock. Okay, so hindi siya nakalock. And wow, ERVS. So ito, ang issue daw nito ay hindi gumana o hindi na lang maandar pero may power daw. So ngayon ko lang ito itetest, no? Hindi ko pa talaga ito na, ano, naayos o na-check up ever since na dinala dito. Tingnan natin. Uy, may power. Since may power, titignan natin ilan yung voltage. Oh, goods. Oh, pumatak naman ng 51 eh. So, titignan natin ngayon pag tin-throttle natin kung aandar. Pero bago lahat, huwag mo ito-throttle na hindi ka nakasakay. Kasi pwedeng ka maaksidente. Kaya ginak ko muna. Yun lang naman yung ginawa ko dito. Naka-jack siya. Yan. Bali, nakahangi isang gulong. Hindi na-aandar yan. Kung wala kang jack, lagyan mo nang basta mataas dito na bangko. Basta maangat lang isang gulong. Kahit sa kabila or dito. Isa lang, isang gulong lang. Okay, so ganito ako mag-check up. No? Paano nga ba ako mag-check up ng isang e-bike na hindi umaandar o hindi gumagana? May power o wala? Pero itong i-check up ko, may power siya. Okay, so 51.7. Kita ba? 51.7 yung battery voltage niya dyan. Okay, so which is good. Meron naman tayong maririd na ano, nakikita na 51.7. Ang susunod natin gagawin dyan after ng jack, ipapower natin kung meron ba. Okay, sunod dito throttle natin. Ayaw nga umandar. Throttle ko ah. Throttle natin. Ayaw gumana. Okay, so ayaw gumana. Okay, so paano ba ang simula ng pating pag-check up? Magbo-voltage reading na tayo. Dito na papasok si tester. Nasaan na si tester? Yun. Okay, so may power siya na. Dito na ngayon papasok si tester. Yan, dahil kung wala tayo nito, di tayo makakagawa. Okay. Tester. Doon. Kunin natin si tester. No, para makita nyo, no, ano bang ginagawa ko, what if ang isang e-bike ay may diferensya, hindi na gana. So, ano bang ginagawa ko kapag ganun? Siyempre, lalagay mo natin ito. Okay. Okay, wait lang, lalagay ko lang. Yan, okay, nailagay ko na. Okay, so sunod i-on natin yung siyempre. Okay, ilalagay natin sa voltage. Okay, sa DC. So, kukuhanan natin siya ng reading. So, tingnan muna natin yung throttle. Okay, hanapin natin siya. Dito siya. Tingnan natin kung kaya natin ditong ma-check o mahila. Okay, since hindi natin dito magagawa dahil naka-shrinkable tube siya, ayoko naman sirain agad. Dito na lang tayo dedirekta sa may controller. Yan, dyan na tayo didirekta. Paggawin natin dyan, patayin muna natin si e-bike. Okay. So ito yung step-step na ginagawa ko na kapag ako nag-check. Natanggalin natin yung linya ng battery. Tapos, yan, okay, wait lang. Okay. Iaangat natin tong isa. Yan, naiangat ko na. Titignan muna natin dito. Okay. Okay, physically, ano muna tayo, no? Checking tayo ng mga, ano niya, so okay, sagad-sagad na itong ano niyo, wala na terminal block, wala na yung phase wire terminal, no, nakarekta na lang talaga siya ito, naka-shrinkable tube, which is, yun ang mahirap, tingnan natin, gre-reading tayo ngayon na, ito yung harness, tatanggalin ko doon, tawag nito, cable tie. Tanggalin ko muna yung cable tie, no? Wait lang.
Okay, so ganito ang ginawa ko, no. Yan. Nakakonek lang naman to katulad ng dati. Okay, kaya ako siya pinahiga kasi para umabot to. Kasi pag nakatayo, may clean up. Okay, ganito mangyayari. So nilabas ko yung controller. Napalitan na rin ng controller na hindi ito yung original niya. Nilabas ko yung mga connection para makapag-test tayo. Okay, ganito. Ang itetest natin dito, yung throttle. Okay. Itong black. Yan. Itong black, dito niya rin ilalagay muna. Sa dilaw, yan. Ayan ang connection niya. Yan, okay. Tapos, itong green. Dito tayo sa tapat. Sa green. Sa gitna. Okay. Tapos, yung, di ba, naka 0 volts pa siya. I-open natin dito. Okay, so dapat, meron yung 0.8 volts. Dapat nakahang pa rin yan, ha. Okay, so wala siyang 0.8 volts. Tingnan natin sa 5 volts, sa supply. Okay, tingnan natin sa supply. Dapat may 5 volts. So wala talaga. Okay, so wala rin 5 volts. So delikado to. Tingnan natin. Ito yung ano, itong negative. Diyan mo lang yan. Tingnan naman natin ngayon dito sa motor. Dapat may 5 volts din to. O, may pumasok naman. Ayun o, may 4 volts. 4.3. Okay, tingnan natin dito sa ibang kulay. Green, dito tayo sa green. Okay. Kita nyo may 5 volts. Iikutin ngayon natin itong gulong. Iikutin mo itong gulong ng ganyanin mo dahan-dahan. Yan, ikutin mo lang yan. Ah. Pag iniikot natin yan, ito, dapat nagbabago-bago rin yung voltage dun. So, pag nagbago-bago, goods yun. Okay, ganito. Pasok ang green. Dapat kasi tatlo yan. Hindi pwedeng may maiiwan na isa dyan. Kailangan ganun lahat. O, dito tayo sa blue. Sa gitna. Okay, ikutin ko ulit, ha. Dapat nagbabago-bago yan. Dahan-dahan lang. Okay, goods. Okay, last tayo sa yellow. Dito tayo sa yellow. Okay. Ikot-ikotin nyo ng paa. Kaya ayun ang rason kung bakit nakahang double purpose yung gulong. Para hindi ka maaksidente, hindi umandar. Pangalawa kasi magkatest tayo ng ganito. So ikotin ko. Good, sa motor. Okay. So yung throttle lang wala. Itong throttle. Okay, itong throttle lang wala. Yun, itong gitna. Ito yung wala. So lalagyan natin siya. Titingnan natin siya bakit wala. Kasi talaga pag na-prove natin na sira yung controller, palit na to. Kasi hindi siya nagbabato dito ng voltage eh. Dito. Wala talaga, zero oh. Zero talaga. Wala siyang binabato. Tinry naman natin na check-in lahat ng mga wires niya, no? Tinanggal ko na nga yung ibang mga balot. At talagang rumekta na tayo. Ito, katulad nito. Yung pinagtusukan nito. Itong kulay pula. Yan. Ito. Galing controller na to. Itong kulay pula na dyan. Galing controller na yan. So wala siya may labas na 5 volts. So hanggang ano lang siya. 0.2. Wala na siyang 1 volt. So hindi naglalabas to ng 5 volts. Okay, titingnan natin ulit. Okay. Itong throttle. Itong throttle. Itong pula dito. Galing na mismo to sa controller ito. Itong pula na to. Yan o, galing na sa loob nitong controller yan. So dapat may mailabas siyang 4 volts to 5 volts. Nakakonek sa hindi yan dito, dapat may ilalabas siyang 5 volts. So wala na talaga, zero siya. So wala na. Wala siyang nailalabas. Tapos dito, itong motor sa connection to ng motor, dapat may 5 volts lalabas. So wala na rin talaga. Ayan. Wala na siyang mailabas na 5 volts. Itong zero, dapat 5 yan. O 4. Wala na siyang mailabas.
sira na si controller. Ang hatol natin dito ay controller na. Sira na yung controller, wala na siyang mailabas na 5 volts. Palit controller na ang hatol natin. No? Kaya niya gumana. Okay. So yun lang. Palit controller na to. Nakakalungkot man isipin pero talagang kailangan niya na magpalit. Sira na talaga.